yun. Thank you po sa dayas na receive ko na. Ay, dumating na yung mga diamonds. Yun, sa wakas. Ayan. Sabi sa inyo eh, this cam yan. Pinagsabay-sabay na, no? Mukha namang kinuha sa idea niya. Okay lang yan, yaka. Mukha kinuha sa idea. Natawa ako sa comedy. Hindi ko alam mo, ano mo to eh. Na, alam mo yung mga ganyan picturean na sinisend. Yung mga pag mag-a-apply ka ng mga mag-gig ka sa Cowboy Grill. Ay, okay. Mga ganyan. Yung full body mo as performer. Full body, no? Oh, rockstar, ay, no? Hindi, magaling kumanta kasi si Teng Meister. Sample, yung basahin po ho. Oh, sample. Dahil ano na lang, ano ba, medyo chill lang yung kay Daniel Padilla, yung sayo na mabagal. Yung ano, ay, hindi ko nakapulan yun, masyado pang bata yun, isa, yung... Oh, ikaw na lang, bahala. Sana ang ulo mo sa unay. Oh! Ang haba nun eh. Yan. Eh, si Bibim kaya? Ano kaya na talent neto ni Bibim? Sample ka nga, Bibim. What you doing, step bro? Natawa si Bibi niyo. Madalas siya dun eh. Saan? Doon yung sinabi mo, mukhang nalawa siya bigla dun eh. Parang nakarelate, no? Parang nanonood ka ba nung yung ano? Series yun, guys. Wala lang sa Netflix. Pero isa sa pinakamagandang series yun. Hindi lang nga, pages na nga yung season nun eh. Oo. Yan. Salamat. Oy, wala ka naman. Kulap. Waralap. Yan. Yan, may kinukuri. Pinakalikot. Prof and Rodgill. Sabi nila, this series would actually become a rematch ng MPL Season 3, ha? So, meron tayong aabangan dito sa Brent versus Archangel. Although yung Archangel dito is very, ano na, entirely changed roster. Oh. Full change. Kumbaga, ano to? Pero siyempre. Franchise versus franchise. The rematch of the franchise. Franchise rematch. Yan. Let's see. Lastly, kumpleto pa lang ano eh. Ang brand. Leo, Carl P. Kumpleto. Ang alam ko lalaro si ano? Hindi daw lalaro. Si coach. Wala naman tayong restrictions eh. Basta sino yung palaroin ng brand. Pero alam mo, isa yun sa pinakamaganda sa brand. Alam mo yung Papa Charity Professional High Caliber tournament. Hindi sila nagtitipid ng lineup. Talagang walang papakita yung talaga nila sa audience. Isa yung magandang laro. Gusto ko sa anong sa brand esports. Auto lang si Lina kasi may sila. From, ano, from Thailand. Ito si Mark Valiega pating Lungkong. From Thailand, nanonood daw siya. Shoutout sa mga ano, Thailanderies. Kakong kap! Sawadi kap! Parang iba yun. Ano ba yun? Ganun talaga boses nila. Karamihan, no? Mario Maurer, ganun boses yun. Gwapo-gwapo. Sample, paano pag natatawag ka ng tao sa malayo? Paano mo gagawin? Nakapad ako, man! Nam! Ganun, man. Parang iba talaga pag sa galing. Parang na! Parang ganun eh. Parang ganun na. Sounds like, hindi ko sounds like, number ba team? Iba na naman yun, ah. Let's see, watching here from Saudi. Yan o, si Joshua. Oh, watching. Saudi Gilid. Di ba ako yung taga-Saudi? O, shoutout nga pala sa, ano? Urban Guy PH. Sa ating Yakult hat and, you know. And the bling. The bling is on. Alam mo, sinendan din si Dogs nito eh. Watching from chan ni Mama. Wow! Shoutout kay Erica, yung tropa nating hindi, ano, pinasarap pero hindi pinatikim. Sa Palawan. Bumiyahe pa sa Palawan eh. Para kapusin. Kasama yung crush. Oo. Pero walang naganap. Walang naganap. Zero, no? Si Rowena. Si Rowena, ang lalam mo. Sabi niya. Namayday naman daw siya, bro. Ano lang? Mamayday lang kita, sulit na. Ay, sulit na. Kaso minamayday ka ba? Yun lang. Ah! Oh! Uy, nanonood siya na si Leo Gaming from ay! From Taguig, charo-charo kay ano. Leo. Ay, ang kapartner ni Bibim yan, si Hot and Tight Tag. Oo, doon sa CODM. Oh. Hot and Tight. Yung taong ano, hindi niya favorite ang wall banging, pero na-enjoy niya. Charo-charo kay Leo. Sa mga hindi po naglalaro ng CODM, disclaimer, ang wall banging po ay pag... Pagpapatagos. Kasi sa atin sa Tagal... Tagusan mo. Pinapatagos sa pader. Yan. Para lang malino, baka ma-misinterpret eh. Oo. Yan.
Ulang sa araw. Kaya ako sa nila kalaro ko si Leo, magaling nga siya mag-wallbang, bro. Na-wallbang ka? Oy! I mean, nung nagwalo naman kayo. Pero kung magwa-one-on-one kayo, nag-one-on-one ba kayo? Hindi pa? Hindi. Sa VR, nang bubuhat yan sa VR sa Leo. Ay, biro mo, nang bubuhat na, nang bubuhat pa. Ay, dami. Medyo wild pang laro si Leo. Sana all kaya yun, no? Si Prof ganado na naman. Alam mo, hindi ko kayo maintindihan, guys. Lagi naman akong ganado. Pero iba'y ganado mo pag babae yung nakakausap hindi na. Hindi naman. Hindi nilaglag mo ako, eh. Natapos na pala yung banning, eh, oh. Hindi natin nawala yan, yung selections nila. Pero tingnan mo naman, yung si Lina bagong skin na ginamit na kagad ni Rebo. Ay, kaya pala Rebo. Si Lina lang, eh. So, anyway, tapos, guys. Roger, no? Just spray, ah. Very experimental, no? So ito na nga. Let's go. All right, paikilala muna natin ang caster natin, of course, Bibimbap and Tangmeister. Take it away. Welcome. Yo, what's up everyone? Ito na nga, kami ang maging mga shoutcaster for the Bibimbap. Simulan mo na muna. At hinihingal ako, galing ako Sagdan. Okay, para sa lineup the brand, we do have Lastius, Grock, Rebo, Selena, Coco, Astamus, Phil, Aspreya, and lastly we do have Carl Easy as Roger. Ayan na, yun na nga. Dito naman tayo sa kabilang side. Dito para kay Johead, it's Isa, na Sasha para kay Carmela, Sakuragi para naman dito kay ating Bruno, Kiki para kay Farsa at Ninja, Kila para kay Paramis. Grabe itong lineup na to. If you notice, ha, medyo hindi mo talaga nakita to sa approaching. I mean, dito sa Philippines, ha, hindi ko masyado napapansin to. Ha. Kumbaga meron siya ng Actually, parang recently, Teng, yung use ng Freya, napanood ko siya dun sa MPL. As we all know, na-revamp si Freya. So kung dati hindi siya masyado ginagamit, ngayon, nagagamit na siya. Especially with Freya, kapag nadikitan ka niya, yun yung tipong parang di ka na makakagalaw. Lalo na pag late game. Pero look at this sa middle lane natin. Tamang pakiramdaman lang sila. Oo, chill lang muna. Patience lang muna. They just need to go focus on objective. Pero look at that on the top lane. Bibim, look at a few. At si Sasha dito, nagkakaroon ng konting tunggalian. Pero grabe yung ano eh, hindi ko pa kasi nakita talaga, like what you said, since the rebound, eh naging up talaga to si Freya, pero hindi ko pa siya nakita with a certain combination of hero, kung sino makakasama niya, sino better naka-partner niya na nag-rotate. So dito pa lang, so first time ko pa lang makikita talaga siya. Mm-hmm, medyo, yun nga ang uso kasi ngayon sa ML, no? Mas uso ang mga cheesy picks. Kumbaga, hindi siya talaga enclosed. Especially with the professional teams, hindi siya enclosed lang kung ano yung meta. Because they are actually having or recreating their own meta. Tama, tama. Ano lang eh, kumbaga, ano lang, try and try until you succeed. At saka yung, ano ah, yung, eto sa ibang bansa, madalas nakikita ko, yung kay Carl TC na Roger. Usually, pamalit to or pang, ang alternate nila kay Mashe. Ginagamit nila to. If I'm not mistaken, part ng Indonesia, ginagamit to si Roger talaga bantapat. So, ngayon ko lang din siya makita sa Pinas. So, this is actually a new lineup for me. Pero ang nagiging right now, ano pa lang tayo, wala pa tayong 3 minutes. Medyo digit-digit na lang. Pero feeling ko ito sa top lane natin, tayong mukhang nagkakagulo na. At yun nga, first blood dito onto the side of Brandy Esports. Pero actually, na kung napansin mo, medyo uso na ngayon yung offlane na Carmela. As we all know, may stun itself si Carmela. And very viable hero siya eh. Kumbaga, kahit hindi siya todo, sumama agad. Well, an addition to that kasi, yung Carmela, kaya niya mag-sustain. Ako, since Carmela user ako, yung first kill niya, lalong-lalo na pag naka-vengeance ka, medyo masakit talaga yan, mabalik ito boy. Pero ito nga sa top lane dito, nagkakabatuhan natin, ating makaligtas pa dito. Si Pew, ang ganda naman ang atake nung naipit pa doon. Nice move coming from Eason. Grabe, nakita ko ba yung ginawa ng Johead na yun? Pero look at lasty dito, nag-try siya to pick off Carmela, pero parang gabuhok na lang, mumuntikan pa siyang mamatay si Sasha. Grabe no, 3 minutes na ang nagaganap, Teng. Pero wala pa masyadong bakbakan. Kumbaga, kung mapapansin mo tong dalawang teams natin, they are taking the game very slowly with parang sobrang careful nila sa mga galaw nila. Tama. Kumbaga, ano yun, maingat sila dito. Pero look at that, lasty. Mapapagsak na dito. Oo, layo lang muna dito. Pero ito nga, Rimbo, stable takedown, Sakuragi. Pero ito, Carl TC, sinasabi ko na nga ba, napaka-abdi nito. Punit ang lumapit dito. Kasi, Bim, yung attack speed talaga nitong Roger,
is pag na-maximize mo, talagang kakalmutin, kakalmutin ka lang. Pero look at that. Bakit ko lumakas po as taken down Tasha as well? Yun nga na yung sinasabi mo kanina. Actually, I believe itong si Roger, parang isa siya sa mga unsung heroes when it comes to marksman eh. Pero pag may nakita kang malupit na gumamit ng Roger, yun yung tipong bumubuhat talaga eh. Shoutout dun sa mga nakakalaro kong Roger main dyan. Talagang hindi lang siya part ng meta, pero I believe kasi sa ML Tank, depende yan sa paggamit, hindi yan depende sa hero din. Tama. More on how you use it, how you maximize the hero, hindi yung talagang porkit meta, yun lang lagi. Kasi actually para sa akin ah, ay, teka lang muna. Si Rebo na take off na dito. Grabe naman yun. Simple-simple yung ginawa doon. Pero onto the middle muna, Bin. Tingnan muna natin ang nangyari. Look at this, Lassie. Hindi ka na mamatay. Pero Carl PC dito, tamang free hit lang. Still, no casualty as of the moment. 2-4 na score natin. Maglilimang minuto na. Pero tingnan mo naman sa turrets push. Isang turret na ang na-push dito ng Bren Esports, which is yung nasa bottom lane. Tama. Tsaka ano, look at the gold advantage dito ng Bren Esports. Pero, ika lang, Sasha na ipit sa dalawa. Ika lang, mapupunan. Ooh! Wild search doon. Pero dito sa ating farm, sa may turtle, nakakabungguan dito. Oh, ano lang muna. Retreat lang muna. Bunggo, tapos disengage. Look at that. Na-corner si Coco doon sa apat. Pero medyo nakasustain siya. As we all know, Thanos itself, malakas ang lifesteal niya eh. Pero yun nga lang, sabi nga natin, walang malakas sa apat. Totally outnumbered siya dun. Pero look at the turtle. Oo, dito. Kaya try nito ispatan ng Bren. Pero grabe yung pang-zone out isan dito. Tingnan ko, mambabato to eh. Feeling ko mambabato talaga to. Pero ito na. Oh, turtle has been taken by Bren Esports. Pero Lasty, bukang nabubugbog na. Wild shot. Pero nangyari, Sakuragi, naipit dito si Lasty. Eh, kalam. Oh, nakipagbakbak na double kill para sa ating Sakuragi dito. Oh, inabuelo, pumasok pa dito si Coco. Teka, ayaw pang umalis doon. Nribo. Very aggressive. Okay, channel. Look at this. Si Keke. Nagtatry to pick off dito si Nribo. And there go. Successfully taken down dito by Ison. And I think ito na ang red back para mag-push sila ng bottom turret dito ng Bren Esports. Tama, tama. But feeling ko, dahil sa nangyayaring ito, marami na yung gagawin ng Roger mamaya sa rank game. Oy! Teka lang, lasty. Pero napapagsak na si Ison. Masyadong maasim. Medyo naging na greedy. Oo. Hindi, feeling ko ang plan niya doon, Beam. Papasukin niya and then toss it out doon sa mga kampi niya. Kaya lang kasi nakadikit sa dingding. Kasi naging immune. Kumbaga smart play lang, Len. Actually, kanina pa muntikan mamatay itong si Grock natin, no? Si Lasty. Medyo swerte lang siya. Look at this, onto the top lane, this is 3 versus 1. Anong nangyari? Ninja kill has been taken down by Carl TZ and Curtis. Look at this, ang lakas talaga makapag-push ng isang Roger. Grabe, nakita mo yung... Nakita mo hindi niya pinapansin yung ano, yung feather airstrike ni Parsa. Parang tulak lang siya kung tulak, objective lang. Yun na nga, napamasak na ang tao dito. Kalimot, kalimot lang si Roger. Kalmot, sabay walk out, kalmot, kalimot. Oo, pagkakalmot mo, alis na. Ganun lang ginagawa na Roger natin dito. Look at that, man. Tamang mamba out lang. Oop. Ito na. Yan, wala na masyado nangyari dito. Look at the difference ng gold dito, Big Beam. It's 22,000 less 18,000. Medyo lumalayo na ang gold dito ng Bren. Pero, oop. Hindi na-execute naman. Pero tingnan mo dito, sa kaya pang babawin to ng Archangel. I believe ngayon kasi tayo kung mapapansin mo, when it comes to the aggression itself, both of the teams are aggressive. Pero yun nga lang, si Kwasi dito, napakaganda ng ultimate naman ang nilapag doon. Ay! Hindi na di-faramis, pero still cannot sustain. And that would be, oh, kala ko tapos na, pero si Fiu, ito na yung inaantay mong frame. Oh. Tingnan mo, nag-flicker in para mapatay si Sakuragi. Pero si Sasa, pumunta rin dito. Tudor na si Rigo and Lassie. At yun na nga, si Sasa na lang ang natira. And wild charge, hindi kumagat. Rigo, tinatakin ang tore para lang mapatay ito. Boom! Tamang mamba out lang din at the same time. Pero yun na, si Sasa napatay din nila. Grabe ang tagal ha. Look at the sustainability na pinapakita ng Carmilla doon. Solid, solid yung ano na yun, yung gameplay na yun. Pero yun yung kanina sinabi mo kanina dito, Bim. The Freya, nakita mo ba kung paano siya mag-utilize yung napapatigil niya eh. Tapos yung shield na nabibigay niya is masakit din naman. Kung lalo na pag tumatagal. Pero oop, teka, may napatay pala doon. Hindi natin napansin. Kapag tumatagal, lalong sumasakit.
8 minutes and 49 seconds. At tingnan mo naman yung items natin. As for the Bruno, we do have the endless battle compared to our Roger na may Eevee na rin. And look at that Heptasis, meron na rin siya. So 2 core items para kay Roger. Pero op, teka lang mga. Oy, teka lang na Eevee nga dito sa sitting farm. Grabe kahit hindi na mabagsak dito pero yung malaban sa Kuragi. O sa Beating Down View. Grabe. Patras lang ulit. Ang kulit dito ni Girl TEC, no? Pagtapos niya mangalmot, aalis at iiwanan niya lang din. Kalmot kalimot, yun talaga ang hashtag natin ngayon para sa Roger Redden. Kalmot kalimot. And kung mapapansin mo dito, Teng, si Keke, yung feather strike niya, ang ginagawa niya, as we all know sa ML, wala tayong wards. Ginagawa niya, mag-ulti siya para i-check yung bush. As we all know, for sa itself, napaka-squishy niyan. So hindi ka pwedeng basta-basta pumunta lang sa bush just to check. So very useful din. At the same time, yung ulti ni Forza, pero ninja pila dito. Nakalmot na naman nga si Carl TV. Grabe. Okay, may pinapakita dito ng Roger natin. Pero like what you said, maybe just to add up, ang ganda ng alang observation mo dun with Kiki's Farsa. Pero look at the bottom lane dito. Inakala ko magkakasin. Pero ang ganda ng wild charge kanina ni Lasty onto Sakuragi, which is the Bruno. Pero yun nga lang, as you can see dito, masyadong guardyado ng Team AA yung kanilang marksman, which is very okay, diba? Ganun naman talaga dapat protektahan mo yung marksman mo. Tama, tama. Kumbaga, as much as possible kasi since we all know marksman is talaga napakinabangan sa league game. Kailangan siya yung maging ano mo eh. Kumbaga, alagaan mo para tumaba. Para mapakinabangan mo. Hey, look at this thing. Ito na. Oh. Ito na yung first lord natin na medyo marupok. Pero as you can see, binapakbakan na nila dito. Para sa iisang lord, nagkaguluhan na nga sila. Ice on trying to pick off. Pero si Pearl TC ang una niyang binuto. Oh. Pero still, no avail. Hindi pa rin napatay. And yung Kila, Farmers, which would be dapat sa magalapad ng Cloak Art and Loon. Ay hindi na ka-survive and finally shot in the Sakuragi and Keke. Yun na nga. Ano nangyari? Kakain lang anin ng lord. Kasi as you can see, the time difference at meron silang nag-iisang creeps, they are going to end this. Tingin ko mag-end na nga ito. Pero grabe, ano nangyari doon? Biglaan tinapos dito ng new meta, Freya at si Roger. Ang laban, grabe. Pinakitaan tayo dito ng magandang gameplay.